mabalang araw na naman po mga kasaka. Ang ating pong video ngayon ay variety po. Bali magpapakain ng tilapia, pag-harvest ng pangalawang puti ng talong na talim ni Mrs. At yung sitaw niya ay may mga umpisa ng bunga. At may panibago na naman po na napisang sisiw na alaga na native chicken. At pagpapakain po ng native chicken. At tara po, ating pong panoorin. Ayan mga kasaka, ito po yung ating pagpapakain ng tilapia ngayong araw. Bali 2 to 3 finger na po ang size nila ngayon. At bali kulang ng 6 na araw na lamang po at 2 buwan na po sila. At tara po, mag-harvest po si Mrs. ng talong. Ayan mga kasaka, bali ito yung pangalawang puti ni Mrs. At tara po, samahan po natin siya mag-harvest ng talong. Kagaganda po ng mga bunga, malalaki at matataba po. Pansin niyo po mga kasaka, ang tanim ni Mrs. ay may malalaki at may kasunod na maliliit na bunga. Ang ganda po ng variety ng talong na ito. Ito po ay ano ng East West, galing sa East West Seed. Hindi po ito sponsor, bali sinasabi lang po natin para doon sa mga gusto magtanim. At makikita niyo po nasunod-sunod yung bunga nila. Bali ito po ay Fortuner F1 hybrid po. Napakaganda po ng bunga niya. Sa isang cluster po ay 4, kalimitan po. Tapos sunod-sunod yung bunga niya.
pagka po ganito ang luck nila ay every other day po ay makakaputi po tayo ng talong. Napakaganda pong mamunga, marami po siya magbigay ng bunga. Ayan po, makikita nyo. At ito na nga po mga kasaka, yung mga tanim niya dito sa bakod na sitaw. Bali, ito po ay galante na product din po ng Swissid. Matutuwa na po sa atin si Swissid. Swissid, baka naman po. At yan po mga kasaka, magaganda po yung kanilang bulaklak. Bali, yan po ay organic din, mga lumaki lang po sa pataba ng pagdidilig ng galing sa filtration. Hindi siya ganung katabaan pero marami siyang magbigay ng bunga. At makita nyo may bunga siya tapos may bulaklak pa rin. Kaya maganda po ang pagtatanim ni Mrs. dito. Ayan po. Mga ilang araw po ay makaka-harvest na rin dyan. Ayan po, nakakatuwa po mga kasaka. Pag nga nga po masipag ka magtanim, ay libre na po yung ating mga pangulam. Ito yung mga kasaka. Ang mga alaga po naming mga native chicken ay ito po yung mga darag. Mas prepare po naming alagaan ito dahil sa lasa po ng karne, mas malinamnam po ang karne ng darag. Kaya doon po sa mga kasaka natin dyan na alam kung gaano kasarap at kung gaano ang advantage ng lasa ng karne ng ating native chicken compared doon sa mga heritage chicken. Bali, meron din kaming heritage chicken dito na Rhode Island Red. Pero pagdating sa meat type, mas gusto namin po yung quality ng karne ng mga native chicken natin dahil mas malinamnam, mas malasa. Kaya mas pinaparami namin po ang native chicken dito sa aming integrated farming. Kaya napakaganda po mga kasaka na mag-integrated farming po tayo. At sa katunayan po mga kasaka, ito rin po ang nagbibigay protection sa aming mga tanim na halaman. Bali, sa okra at sitaw at talong, hindi po nakakaranas po yon ng pag-spray ng chemical dahil pre-range po ang ating mga alagang manok at yung mga insekto po doon ay hindi po halos namamalagi dahil na didistorbo po sila ng mga alaga nating manok. Dahil isa rin po yon ang protection natin sa ating mga halaman dahil pag gumagala po yan doon sa ating taniman ay bukod sa kinakain nila yung ibang insekto ay naitataboy din po nila yon dahil takot nga po ang mga insekto sa kanila. Kaya kagandahan po ang integrated farming na bali nagtutulungan po ang halaman at ang ating mga alagang manok dahil ang manok ay nagpoprotekta para sa halaman at yung mga insekto naman na naa-attract po ng ating mga halaman ay naging pagkain naman po ng ating mga alagang manok. Parang same din po sa pag-aalaga ng tilapia at ng halaman. Bali, nagkakaroon po talaga ng cycle. At good news po mga kasaka, meron din pong bagong papisang sisiw si Mrs. Bali, parami po ng parami ang ating mga alagang mga manok. At salamat po sa Panginoon, Diyos, at marami pong blessing na natatanggap tayo. Kaya mga kasaka, ito po muna ang ating video sa ngayong araw. At mag-iingat po lahat. Marami salamat po.